Nakapag-trek na doon sa bundok, babalik na muna doon sa bahay nila Dina para makapagpahinga. So yan na, Toy. Ang saya! So isang kaya may gun dito? Okay, si Erna eh. Ayun o? Erna mo nga, pwede na. Mga dali kaya ng isa doon. Yuck. Ew. Sige? Meron ba marunong mag-gilaw doon? Hindi ako marunong mag-gilaw doon. Marunong. Daming luya, kalamansi. Pagkagaling doon sa bundok, dahil maulan at nasa labas, inabot na ng ulan, hindi nagpakabasa na. Hinihintay kami ng tila. Tawad doon ako eh. Baka ako'y mabasa. Pero ako 6 pesos. Wala akong tinapay. Bagaman medyo napuyog at gininaw sa pagdaan ng ulan, kami ay nagdesisyong tumigil sa isang Lomi House upang makapagpainit. Bumaba tayo ngayon, bababa sa isang resto para kumain. Na, wala naman ang kakainin. Ano kainin na natin? Babae at sa bubo. Ano? Sa aming pangalawang araw, amin namang pinuntahan ang bayan ng Puerto Galera na malapit lang sa Calapan City. Almost 3-hour drive ito mula sa Bansud, kaya malayo-layong biyahe. Kilala ang Puerto Galera sa kanyang mga white sand beaches na sinasabing isa sa pinakamaganda sa Pilipinas. Pero bago doon, atin munang silipin ang Tamaraw Falls. Lang. Ay, di ba magda-guard? Ako na. Sorry, ah. Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ano tawag yan sa... Bakit kaya Tamaraw Falls ang tawag dito? Ay! Tamaraw! Saan? Saan? Ay, dito na lang. Babalik tayong atin ang lilisanin ang Tamaraw Falls at pupunta tayo doon sa mismong beach, mga white sand beaches dito sa Puerto Galera. Ang sweet. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more.
Ang literal na meaning ng Puerto Galera ay Port of Galleons, na sinasabing noong panahon ng mga Espanyol, isa ang baybaying ito sa mga daungan ng kanilang mga galyon na gamit sa pakikipagkalakalan mula Mexico papuntang Maynila. This is Puerto Galera. Gusto mo ng uraro? Medyo malakas ang alam. Okay, may nag-tex. Hello daw. Titingnan lang no? Para pag may mga nagpunta dito. Magkano din ang binibenta? Sino nagagawa mo ba? Kayo, wala akong pangalan ko. Nyo. Si Jory. Jory? Galing ka na. Para sa tita mo. Ayun. Ilan ba ako? Sige, kami may mamaya pa nandito. Huwag kayo mag-alala at bibili kami. Baka may kakilala ko doon. Okay. This is a summer place, pero it's raining cats and dogs here in Puerto Galera. Inulan. Nandito tayo sa isang tattoo shop. Ating sisilipin ang kanilang mga arts. Anong pinapatattoo mo, sir? Makunda. Pangalan ko sa Chinese. Anong pangalan niya? Purdy. Sa Chinese yung pangalan. Purdylicious? Purdylicious. Sinong nag-design? Oh? Alam na niya? Alam niya na. Binigay ko lang yung pangalan ko. Okay. Pero marunong ka rin magbasa ng Chinese? Medyo. Ay sigurado kang Ferdy ang nakalagay dyan? Oo naman. Hindi kaya Birdy? Hindi. O kaya ay... Birdy Shells? O kaya... Ay, magkano sir ang ganyan, yung pahena? 100 sir, minimum depends. 100? Ayan yung pagkikilom of love mamaya, wala na. Shock lang to sa Manila, Yakuya. Yeah. Okay, whatever that means. Magkano sa roulette? 100 sir. 100? Chipa! Okay. Kayo, gusto niyo rin magpatato? Makapagpahena kaya ng bigote? Pwede rin. Mas maganda nga eh, babagay sir. Oo nga. Kukuha ko na lang kayo, huhulaan ko kayo. Ang pangalan niyo ay si Perly. Paano sir eh, meron na. Ang galing. Sige ha, salamat. Pamasas ka na lang. Tatakbuhan na ang mga tao. Kaya pala nagtatakbuhan ng mga tao ay yung mga giant monsters ang sanhi ng bagyo. Ayun na! Ah! Ah! Kailangan si Super Taliba! This is a job for Super Taliba! Kaya pala may bagyo, may mga giant alibaba.
pumasag. Kailangan kalabanin.